Hello guys, welcome again sa ating channel. Pasarapin pa ang anumang uri ng lutuin kasama ang Crafty Kitchen. Ngayong araw ay ating lulutuin ay ang ating inataang tilapia. So alam nyo ba ang tilapia ay isa sa pang-apat na commonly eats sa United States kasi less fishy ang taste and inexpensive at the same time. At siya din ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan at ginagawa sa mahigit 135 countries sa buong mundo. So ang pinakamalaking ambag na produksyon o produkto o nagpo-produce ng tilapia na ito ay ang China. Pero according dito sa healthline.com, ang China ay madalas nang binibisita ng mga tauhan ng gobyerno dahil medyo kakaiba yung kanilang pagpapalaki ng isda dahil ito ay nagkakaroon o ang tilapia ay nagkakaroon o nagkakos ng inflammation sa ating katawan base ito sa healthline.com kung inyong babasahin. So dito naman sa Pilipinas kaya ko ito ang aking niluto dahil alam ko naman na more natural yung pagpapalaki nila daw na hindi maiiwasan kung minsan naman nagkakaroon ng mga balibalita. Pero ito ay isa nga sa pinakang masarap na isda at lahat naman ng isda ay healthy sa katawan dahil ito ay nagbibigay ng protina. Ito ay isa sa source ng protein na nakukuha ng ating katawan at nagbibigay din o meron din tayo makukuhang vitamins and minerals lalong-lalo na dito sa tilapia. Pero kumpara naman sa salmon, ang tilapia ay nagbibigay ng omega 3 sa kanyang sa ratio naman ng salmon na omega 6 ay kaya ito ay meron ding bad effect lalong-lalo na doon sa mga nagda-diet kasi nga ito ay medyo mataba na isda. Pero kagaya nga po ng sinabi ko dahil ito ay hindi ganoon kalansa na isda, kung mapapansin ninyo ay hindi ako naglagay ng luya dahil ito ay ating igigisa muna tapos saka natin ilalagay yung ating gata, yung ating sibuyas at bawang ay magbibigay ng prevensyon sa pagkakaroon ng medyo fishy na panlasa at ito naman ay tutulungan at susuportahan ng ating patis maya-maya. Yun ang ating gagawing pampaalat dito. So ito ang ating gulay ay nilagyan ko rin ng sitaw at mustasa pero usually na nakikita ko ay mustasa lamang. So sa ibang lugar kung sila ay nagluluto lalo na sa Kabisayaan o sa Kapampangan, hindi ako sigurado, i-research na lang po natin sabay-sabay. Pero meron mga luto na iniihaw muna yung tilapia sa kaginagataan. So dito nga sa proseso na gagawin natin, ang ating gagawin ay igigisa ang tilapia o ang gulay tapos ilalagay natin ang gata at ang tilapia. Tapos kapag ka siya ay kumukulo na, saka naman natin ilalagay ang ating mga spices at iba pang pampalasa kagaya ng paminta at yung ating fish sauce o yung tinatawag natin na patis. So dito ay inilagay ko na rin yung ating onion leeks dahil ang onion leeks ay magbibigay ng linamnam sa ating sabaw. So kaya nga po sinasabi ko sa inyo kung ano yung nasa description natin na nilalagay kong ingredients lang, yan lang po ang ating nilalagay at yung kung ano nakikita nyo sa video, wala po tayong dinadagdag diyan. Kaya naman kung gusto na mapatagal ang ating pamumuhay at pamamalagi ay gawing healthy parati ang ating pagkain, sanayin na unti-unting bawasan ang paglalagay ng asin at ng ibang pampalasa na hindi naman na kinakailangan sa ating mga lutuin kasi ang simpleng paglalagay ng mga spices at pampalasa ay makakatulong sa ating katawan para mapanatili nating maganda at maayos ang takbo maging ng ating isipan. So dito nga ay kasabay lamang halos ng gulay kung maluto ang isda. Dahil ang isda ay malambot lamang, hindi kawangis ng karne kung ating susumahin dahil ito ay napakasarap at napakalambot na. Meron nga tayong mga isda na kinikilaw lamang. So itong tilapia na ito ay ginataan natin at lalagyan natin ng mustasa pagkalipas ng ilang minutong pagpapakulo sa sitaw at tilapia. Tapos pagka ganitong nailagay na natin maging ang sili ay tatakpan natin ng isang minuto sabay papatay natin ang apoy dahil hindi naman natin gustong malabsak o malabog ang ating mustasa.
dahil ito ay medyo may mapait na lasa kung ito ay ma-overcook natin. So kapag ganito ng itsura ay pupwede na siyang iserve. Ito kung tutuusin ay napakasimpleng lutuin pero yung kanyang maibibigay na protina, vitamina sa ating katawan ay napakahusay. Pero ingat nga lang po doon sa may mga diet. Again, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay at panonood ng ating mga video. Hello po sa inyo.